What's up mga gawa? This is Hansworth. Welcome to my YouTube channel mga gawa. Magandang umaga, magandang oras, magandang gabi sa inyo. By the way, meron akong isa na naman ano dito. Shout out pala kay Ma'am Jaira Mindo sa Montemayor, sa kanya to water station at saka yung unit na pinatiran sa akin at saka yung gagawin ko. So ito mga gawa, may ano ako rito kasi yung una kong vlog na may leak kasi ginawa natin ng paraan. Tapos yung leak doon nabasag yung elbow doon sa may water faucet, so ginawa natin ng paraan yun. So ang leak nito magawa nasa ilalim na talaga ng lupa o nasa ilalim ng flooring o ilalim ng tiles. So ang suggest ko, dito sa amo ko, air piping na lang magawa. So ang gagamitin natin ng air piping magawa ito, kaya lang medyo exposed lang siya dahil na yun na nga naka tiles na siya. Hindi naman tayo pwede magsinsil kasi may mga ano, rito ng water station. Mayroon ng mga aparato. So, nandyan na yan. So, ito mga gawa yung ating ano, PPR. So, pakita ko sa inyo paano magkabit. Kasi yung una kong vlog doon sa ano, yung maraming metro na 10 metro o 8 metro na kinabit ko, hindi ko pinakita sa inyo, hindi mo paano magdikit, paano mag-solda nitong PPR sa ano. Dinimo ko lang yun. So, ito mga gawa, dahil ano naman tayo. So, actually, dapat ang ano nito, ang gagamitin natin dito ay 3/4. So dahil exposed na, naka-expose, ang ginamit natin lang media. So maano naman to kasi ang susupply nito magawa, isang pusit, dalawa, tatlo, apat lang na pusit. So konting bahay lang naman to, hindi naman sabay-sabay gagamitin. So pwede na itong media na ating PPR pipe. Pag medyo kasi malaking bahay at maraming nakatira, ang pwede gamitin doon mga gawa, ang advisable doon na gagamitin ay 3/4. So mag-reduce na lang tayo papunta doon sa water faucet at saka sa mga laboratory ng media. So yun mga gawa, ipakita ko sa inyo paano tayo mag-repiping. Mga gawa ha, 4 PPR yan. So in order natin yan, halaga ng ano, 5 pirasong PPR pipe. At saka mga fittings, meron tayong mga fittings dito. Ayan. Ito, gagamitin kasi natin to. Pwede pa gumamit tayo nito. Pang pick up dito sa ating water station. So, tapos yung video ko mga gawa. Expose tayo. Unahin natin muna magsinsil sa mga tatakbo ng ating dito tayo magsinsil para supplyan itong ating laboratory. Papunta doon, expose na siya. Para supply ng ating tangke sa ating bowl. At saka dito naman para supply ng ating shower at saka gripo. So ilang tea yan? Isa, dalawa, tatlo, tatlong tea. Tapos elbow. Tapos pasok dyan. Pagkatapos dito, elbow, tapos elbow ulit. Dito. Okay mga gawa. Susukatin nyo muna yung ano dito para di tamaan yung may mga ganitong exposed na tubo. Susukatin nyo mula rito sa ano, pagitan ng ating wall. So, nasa ano siya? 6 cm. Gawin nating 7 cm. So, andito siya. So, mas mataas ang flooring dito sa CR kesa rito. Baligtad nga eh. Dapat mas mababa to, mas mataas ito. So, pero may ginawa nila ng ano, harang para di ano tumig. So, dito tayo, gawin nating 6 cm. So, gawin nating ano, gawin na natin 10 cm. Yan, 10 cm yan mga gawa. So, dito tayo mag-uumpisa, dito sa area na to, tapos elbow na lang. Para maiwasan natin isang ano doon na PVC. Okay mga gawa. Ito mga gawa, nakatiles na, ang gagamitin nyo muna barina. Barina para hindi mabasag yung ating tiles. Kasi pag nabasag yan, malaki ang trabaho yan. Okay mga gawa. Yan. Meron tayong barina ang gawa ni Makita. Makita baka naman. Japan yan mga gawa. Gawa, pag ganito, sisinsilin nyo, huwag kalimutan magsuot ng salamin. Kasi pwede tumalsik sa mata natin yan. Pwede tayo ma-injure. Okay mga gawa, sisinsil ko na lang. Hindi ko na babarinahin kasi ano naman, linggo kasi ngayon, bawal maingay dito. Okay mga kagawa.
So magagawa, maglalatag natin ng PPR. So by the way, magagawa ang pagkasimple nito ng Pearson. Pakita ko sa inyo. Dahil medyo lang kailangan na ano na yung PPR pipe natin. So kung kailangan natin na fitting sa itong 20mm. Yan magagawa. Yan. So ang pagkasimple nito magagawa, may ano to, Allen wrench. So ang kanyang tornilyo dito nilalagay. Yan. At tapos andito yung kanyang ano, yung may thread, andito yung kanyang asawa. Yan, kita niyo magawa. So ganun lang. Ilagay dito. Huwag niyo lang isasaksak ka. Huwag niyo lang isasaksak dito sa ano, extension power cord natin. So ganun lang. Yan. Yan. So, basta andito yung ano yung magawa. So pakita ko sa inyo magawa. Wala akong video man at sa video karera at saka mga ganun. Okay, magawa. Alam mo na tayo. Sariling sikap. Ayan mga gawa. Ano na tayo. So saka natin isasaksak. Plug na natin dito sa ating extension wire. Ang pag-adjust yan mga gawa. May adjuster naman yan. Andito sa baba. So inilagay natin sa ano. Sa 100 Celsius. Mainit yan mga gawa. So ganoon lang mag-adjust para lutong-luto yung ating ano PPR. Pagkatapos, ang saksakan itong magawa, tatluhan yan. Kasi tatlong plug yan magawa. Tatlo ang kanyang ipin sa kanyang plug. Yan. So kulay red na siya. Pag kulay green, so steady yung kanyang init. So yan mga gawa, magsusukat muna tayo habang nagpapainit tayo sa ating Pearson. Susukatan muna natin ating ano. Kung mapansin nyo mga gawa, medyo mataas dito yung ating ano. So ipaliwanag ko lang sa inyo kasi mas mataas yung flooring dito sa CR. Okay mga gawa. So yan ang mga gawa, ang pagsukat dito kayo magsusukat nyan. Ganyan sa area na yan. Huwag nyo dito sa ano kasi kakapusin kayo. Pwede kapusin yung ating PPR. So by the way mga gawa, expose to mga gawa ha kasi sa subdivision na to ang kanilang mga waterline eh mayroon akong vlog doon mga gawa na nag-leak, diba? Binigyan ko ng isang water faucet doon sa kanilang parking area, sa kanyang garage at sa kanilang laundry. So ito may problema talaga itong mga gawa kaya ini-repipe natin itong tinatawag na repiping mga gawa. Okay, so ganyan lang actual nyo sa sukat, nakalatag ng ating ano kasama isang elbow doon, liliko tayo papunta rito. So ayan, medyo mainit ang ating ano, ready to ano to mga gawa. So ito may meter tayo. Okay, pakita ko lang sa inyo mga gawa mamaya. So mga kagawa, take note, kapag nagputol kayo yung dulo ng PPR, mayroon yan ganito, ilipat nyo dun sa nasukatan yung mga gawa para walang makapasok ng mga buhangin o di kaya yung mga debris na nakakalat sa atin habang tayo nag-i-install, tapos ilipat nyo rito. Yan. Yan mga kagawa. Tapos pasok natin dito sa butas na inano natin. Yan, andun na yung ating end na ano ha mga gawa. Naalis naman yan, hindi naman yung nakalikit. So kaya alisin yan. Yan. Yan mga gawa. Tapos ganun yan. Yan. Kasang-kasa yung ating ano dyan PPR. Yan. Expose yan mga gawa ha. Nakapangitan ng ano yung mga nagmamadaling nagmamagaling na mga tubero, mga magaling na ano, hindi na ginagasgas yung ano. Sabi ko nga bawat vlog ko sa mga waterline, di bali ito mga gawa, di bali ito eh sinusunog to, hinihinang ng ano ng Pearson. Yung mga moldics dapat kinukuskus yan para walang bulilyaso. Paano lang kung nagreklamo ang ating ano nito, ang nakabili ng unit na to, madadamay yung ano. So wala tayong pakialam doon kung ano ang, pero ang payo ko lang mga gawa, dapat inaano yan, gaya ng vlog ko doon sa mga PVC na mga moldics, liniliha ko yung bago lagyan ng pandikit. Okay mga gawa, pakita ko lang sa inyo mga gawa.
Kung magagawa, pag mag-margin kayo, pag kayo lang mag-isang gagawa, gaya sa akin, solo pet tayo magagawa. So, hindi pumasok ang ating kasama. So, ang margin niya magagawa, ay, nalaglag na. Yan. Pag mga ganito magagawa, pag nasa loob, kasi minsan walang, ano to, walang palatandaan. So, susulatan nyo na rito. Yan. Tapos kung saan tumapat ito, sample kasi expose na tayo, so ipapantay natin dito sa ano, sa tiles sa lababo. Ito. Yan. Napantay siya. Para pag minasilihan mga gawa natin mamaya, nakapantay ito dito. Ito. So yun, mga kagawa. Technical naman. Tapos, pag ganito mga gawa, marginan nyo na dito. Yan. Yan. So kahit maalis na yan, may palatandaan na kayo paano magsukat doon sa metro. Tapos pagdating dito sa baba, ganun din. Kahit di mo na ano ito kasi kita naman eh. So, dulo na lang ng ating metro. Dito na ilalagay natin. Kahit wala na yung pipe, kahit nakababa na siya. So, wala lang makakapaglatag tayo ng PPR pipe. Okay mga gawa, wala akong cameraman, wala akong video man. So, wala pa tayo. Okay mga gawa, pakita ko lang sa'yo mamaya. Mga gawa, nag-ano tayo, nagbabarin na tayo. Gaya ng una kong vlog doon sa electrical na nagtap tayo ng main. So, wala nang tux yan. So, alalayan lang natin mga gawa ng no more nail. Yan. No more nails. Yan. Gawa ni Bustik. Bustik baka naman. Yan. So, meron tayong PVC clamp. Dahil sabi ko, bago tayong umpisa, expose nga yung ating, ating PPR pipe. So, mga gawa, pakita ko na lang sa inyo mamaya. Kasi wala nga tayong video camera. Ganun mga gawa. So, laglag siya. Ganun nga. Yan. Pakita ko lang mamaya mga gawa. So yun mga gawa, tapos na tayo. Alay lang natin ang ano, Bustik. Yung ating no more nail mga gawa. Makakadagdag yan, pampatibay din yan mga gawa. So meron sa kabila. So ganun talaga mga gawa, expose. Expose tayo. Or natin sa baba. Yan. So mga kagawa, palalakihan natin to ng butas. Babasagin to. Yan problema dito sa division na to mga gawa. Ito ang karamihan problema dito sa yung water line nila. So malaking babayaran, hindi naman nagagamit dahil may mga leak. Yun mga kagawa. So mamili kayo, expose yung ano, medyo hindi lang naman maganda sa mata dahil expose nga doon sa mga lababo at saka sa CR. So doon sa malaking babayaran nyo na hindi naman kukonsumo, di ba? Kasi ang option nito mga gawa, pwede mo i-grinder. So malikabok yun, malaking trabaho. So dito na lang tayo sa option na to na expose lang. Kung may papagawa, ano, papalitan ng PVC kung gagawing Maynilad na to. Kasi yung subdivision na to mga, may sariling ano tumagawa, may sariling deep well. O may sariling pinakukuha ng tubig. Ang sabi nila sa ilog lang dito kumukuha. O sa kasi dating palasidaan tumagawa. Hindi ko lang sabihin subdivision mga gawa. Baka tayo ma. Yan. Doon sa una kong vlog, dito ang ano, nagtap lang ako. So ito mga gawa, as is pa rin to. As is pa rin to, tapos ito lang ating aalisin. Gagawin natin PPR na to yung blue. Kasi ang tinan nyo mga gawa, million ang halaga ng bahay na to. Tapos yung kanilang ano, dapat PPR na rin. Para ang mga makabibili walang sakit sa ulo, di ba? Ganun talaga pag negosyo. Pero kung ako may ano, bibili lang ako ng lupa tapos patatayin ko ng bahay, di ba? Ito, babasagin ito mga gawa yung makakaikot yung ating ano, kasi pipick upin ito ng PPR female.
So pakita ko mamaya yung female. So ito magawa. Bali itong pipi pa sa kanya. Yan. So bago natin ikabit itong magawa, kasi hindi tayo makapaghinang doon sa ilalim dahil nakailalim to. So nakadikit na ito dito. Yan. Makokontrol naman natin ito mamaya magawa kung paano siya. Yan, harap natin kung dito banda, kung parehos na design nito, o kung nakatago rito yung ano, o kung nakaganyan dito. Yan. Para pick upin siya rito ng isang elbow na papunta roon. Pero mas mainam mga gawa na kaganito. Parang ganitong style. Kasi nandoon yung ating ano, ano yung ating pasok dun sa entrance. Itong entrance natin mga gawa. Yan. Yan entrance natin. So dito tatakbo yung ano. Dito tatakbo yung ating runway sa ating water supply. Okay mga gawa. Sila natin mga gawa. Kakatang natin itong ano. Ordinary na PVC pipe. Naka-off naman yan mga gawa yung ating ano, heat bulb. Huwag na natin antay na malakas ang ikot nito tapos walang lumalabas na tubig doon sa mga water faucet. Kaya ang mali lang dito ng amo ko, itong ating client, nagpatel sila, hindi nila nirepiping. Kasi ang karamihan dito na kaysa pala kay Leoncito John, kumpare John Leoncito, ay marami silang unit na ginawa rito sa ano na to, hindi ko lang sabihin mga gawa yung subdivision kasi baka ma-turn off yung ating mga mamimili. So bago nyo mga gawa, pag makabili kayo ng ganitong housing loan o basta anong, unahin nyo muna yung ano, yung water supply kung may leak, at saka yung metro, lahat ng metro, metro ng Meralco, metro ng tubig kung mayroon man ano, kasi yan ang problema mga gawa eh. Yun, putol na, stuck to galing sa loob sa mga gripo, kaya may tubig siya nalabas. Okay mga gagawa, pwede natin putulan dito kasi hindi makaiikot. So yun mga gawa, so pinutol ko na, nasinsil ko na dito. Yan. So ang pick up nito mga gawa, ito female adapter. Na bakit tinawag na female kasi nasa loob yung trade. Yan, PPR to, itong pick up dito. Pwede naman natin dito alisin itong GI na elbow, pero baka maano tayo ng subdivision, baka makustom tayo. Pero matagal naman yung ano magawa kasi kahit exposed yung PPR, hindi pwede maano yun sa araw. So i-uniform na lang natin ito magawa sa ano ng subdivision, sa ano ng ano na to. Kaya dapat GI na rin para lahat ng ano, kasi ganito ang ano dito sa subdivision na to, sa may-ari ng subdivision, ganito ang ano nila, GI. So dito na tayo mag PPR, dito natin pipick upin na lang. Okay mga gawa, pakita ko lang sa inyo. So naputol ko na to mga gawa, alisin ko na lang. So bago yung mga gawa natin ikabit to, nakakabit yung elbow, tapos ano natin, hubugin kung saan tayo haharap. Okay mga gawa, so meron tayong tools, ito yung tinatawag na crocodile pliers. Yan.
natin to. Midya to magawa, ha? Midya. Ito midya rin to. 3/4 sana yan magawa. Eh, hindi naman kalakasan dito ang pressure. Pero i-re-tiplo natin ito magawa kasi pwede mag-leak yan. Tsaka nakakapit ang ating elbow dapat dyan. Kasi hindi tayo makapag ano ng fuson dyan. Kung nakaganyan yan. Kaya dapat nakakapit ng elbow. Tapos yung elbow, pwede tayo dito na makapag ano dito ng ano fuson. Magkabit kung para saan siya, kung saan tatakbo. Okay mga gawa, pakita ko lang mamaya. Mga gagawa, nailagay na natin yung ano, naisukat na natin. So, ang pagkabit natin mamaya, nandito banda yung ano, nakalis dito. Hindi naka ano doon kasi tatama dito. So, ang paglagay natin ng tiplon, tatanggalin natin pag ganito, ang paghigpit. So, pag nagtanggal tayo mamaya, yan. So, ang tiplon yan mga gawa, kung ano ang pasok yan mga gawa, ganoon din ang paglagay ng tiplon para walang leak. Kasi mahirap na magkaroon ng leak kasi magkakaroon tayo ng back jab. Yan. Ito yung dulo nito magawa natin PPR, mayroon yung takip doon na. So, hindi na natin tayo nakpang kasi naka-clave naman dito. So, walang papasok doon yan, alikabok o dumi o bato o tawag nito. Itong kalat natin mga panambak. So, ganun magawa. So, follow up natin. Dito yung ating pag-pahigpit. So, ang ating lagay ng tiplong pag ganyan. Okay, mga gawa. Para ikabitin natin mamaya para matesting natin ating mga pusid doon kung may leak. Ang pag-ano ito mga gawa, kahit di gaano maraming tiplong, di gaano makapal kasi PPR yan. So, maganda ang kanyang thread. So, ganun lang. Okay? So, mga kagawa, ano natin? Kita nyo ba mga kagawa? Paano dumiskarte si Ian's work? Paliko kasi yan mga gawa, kaya iliko din natin ano. Kasi kung ano ang hubog ng ating fittings, ganun din ang ating fusion. Yan. So yun mga gawa, na-discartehan natin, ayos na. So pwede natin buksan yan, mamaya buksan natin kung gaano kalakas yung ating pressure. Okay, so i-unplug natin yung ating ano, isang ano na lang, isang coupling na lang. Ay, dalawang coupling. Ito dito. Sa may green na yan. At saka pupunta roon. Okay. So, malakas. Malakas yung ikot. So, malakas naman dito yung pressure natin. So, ikakabitan natin doon mga gawa.
dugto na natin. Maglalagay tayo dito ng water faucet. Andito na ating ano, mga gawaan papunta sa loob. So, ano lang natin mamaya mga gawa. Pakita ko lang sa inyo. Kailan natin ang team mga gawa para pick upin ito. So, paputulan na natin 'tong mga gawa. Wala na 'tong tubig. So, lumabas na kanina. Okay. Papalitan natin ng PPR. Dalawang T ang kailangan natin, isa dyan tapos isa rito. Okay mga gawa, natin to pinick up muna natin yung itim bago yung PPR. So, ganun yan mga gawa. So, pag naka-ano ko na kasi dito, hindi natin maipix yan. Kasi wala tayong ano dito. Wala tayong patinti. So, ganun mga gawa ang diskarte niyan. Kasi pag ano na natin to, may ngayon lang ng patinti. Okay? So, mga gawa hindi nakatayo. Naka 45 degrees kung tawagin to, o 90 degrees. So ang gagawin niyo mga gawa para ano, unahin niyo muna itong mga ipix ha. Tapos magkakaroon kayo ng marking. Ganyan. Kung ito ay ano, kaya may gamit ito eh. Ito yung naka-usli na to. Magkakaroon kayo ng marking na hindi magkakamali yung ating ano. Kasi pag nakatayo, magkakamali na tayo. Kasi naka-distance sa radius hole. Kasi susundan natin yung pipe na yun. Yung puti. Ayan yan. Punta rito yan. So ang unahin natin mga gawa ito. Pakita ko lang sa inyo maya. So mga gagawa, naitap po na lahat. So asingri po natin dito sa ating laundry, sa ating garage, para pag may magwawasing ng sakyan, makukuhaan ng tubig. So buksan natin mga gawa. Sana walang leak. Lahat naman manggagawa, nagdadasal yan na wala sana magkaroon ng problema. Lalo na magbubuhos at bumubulong yan, sana walang leak. So malakas ang ikot, sinusuplayan muna yung ano natin, yung ating pipe, pinupunuan nyo muna. Okay mga gawa, tingnan natin doon sa ano, baka may bukas na grepo. So dito sa ating mga dugtungan, walang leak dito. Yan, wala. So pinupuno lang yung pipe kaya mabilis ang ikot. Mabilis ang ikot doon sa metro. Yan mga kagawa, puging-pugi na. So buksan natin to. Yan, malakas. Dati may ina yan. Okay. Sa loob mga kagawa, buksan natin ang ilaw. So meron dito bukas ang grepo. So ito mahinang ikot dahil tanghali naman ngayon, marami gumagamit. So dito tayo sa CR naman. Buksan natin yung ating okay. Malakas naman siya. Okay mga kagawa, kasi dito sa ating laboratory kalawang lumabas. Malakas naman. Ayos na mga kagawa. Ito sa ating shower, medyo ganun pa rin ang kanyang
nakasalati. Importante magawa lang ligtit na natin doon na may apuno ng ating ano. So nakasara to. Nakasara ang ating bowl. Nandun na yung muugong. So wala namang leak. Wala namang leak ang ating ano. Bawang kabit. Na-expose. Na PPR pipe. Okay, mga gagawa, siminto na lang, sisiminto natin yan. So yun mga gagawa, maraming salamat na pala sa mga nagko-comment. So ang aking ano na to, ang aking content kung paano mag-tap dun sa water bis at saka paano mag-supply, paano maglatag ng PPR, paano dumisparte. So yun mga gawa, maraming salamat sa mga naglalike at mga nagsishare, then please, at sa mga baguhan, pag-i-post na rin notification para update kayo sa aking upload sa aking YouTube channel. So maraming salamat, God bless, buhay po tayong lahat.